Maraming salamat, Brother Melvin. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ngayon ay December 6 na, nagtutumulin ang panahon. Yan. Paghahayag ng mga katha ng kaaway. Ang ating pong key text ay Efeso 6:10. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang nagmamahal sa amin, na siyang hinahangaan namin, pinupurit, sinasamba, kayo lamang ang naglatag ng sanlibutan na ito at walang ibang makapangyarihan kundi kayo, O Diyos. Kami po ito matawag sa mga panahon na ito. Kami inyo po naman patawarin sa aming kasalanan at tulungan niyo po kami na lagi po kaming managumpay sa tulong po ninyo sa pag-atake ng kaaway sa aming buhay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at aming dalangin ng Efeso 6:4 na maunawaan namin ito, O Diyos, at igit sa lahat, ma-apply namin sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Efeso 6:4, ganito po ang pagkakabanggit. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. So ang sabi po dito, mga kapatid, magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng lakas. Bakit, mga kapatid? Bakit kailangan tayo mag-ipon ng lakas sa Panginoon? Dahil ang kaaway ay maraming mga kathang mapanglinlang at maari tayong mataya. Tatanggap tayo ng kapangyarihan. Ang sabi po dito, kung bilang bayan, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon sa mga ulap ng langit. At gaano ang dapat na pag-iingat nating suriin ang ating mga puso upang malaman natin kung nasa pananampalataya tayo. So number one, very basic. Tayo mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Lagi nating suriin. Oh, ang pag-ingatan ng ating puso, ang ating bang pananampalataya, nandoon ba tayo? Matibay ba yung pananampalataya natin? Lagi natin susuriin yan. Nung kami papunta sa CLC kahapon, si Pastor Salarsa ay may hawak-hawak na panghigpit ng gulo. Isa-isa niyang hinihigpitan yung mga vault. Sabi niya, kailangan higpitan to lagi. Kailangan i-check ito bago umalis. Kasi pag may maluwag doon na isa, ay tuloy-tuloy na yun at matatanggalan ng gulong sa highway. Abay, mas malaking problema. So dito po, mga kapatid, bawat araw kinakailangan na ang ating pong pananampalataya, ano, ay kailangan ang ating puso ay lagi nating sinusuri. Tinitigan natin bago tayo pumunta kung saan, bago tayo kung ano ang gawin natin, suriin natin ang puso, nasa pananampalataya ba tayo ngayon o nasa nag-aalinlangan tayo. Kailangan natin tignan yan. Para may ulap sa mga mata ng marami, sapagkat nabibigo silang unawain ang mga espiritual na mga bagay at hindi nakikita ang mga paggawa ni Satanas para dakpin ang mga kaluluwa. Hindi dapat na maging alipin ang silakbo ng damdamin ang mga Kristiyano. Dapat silang pangunahan ng Espiritu ng Diyos. So dito po, mga kapatid ko, no, marami ang hindi nakakakita sa atake ng kaaway. Marami ang mga nadadayan na ni Satanas pero hindi naiintindihan kung ano ang nais ng Panginoon. Marami ang mga tawag dito. Marami ang mga hindi aware na sila pala ay naplatan na. O ibig sabihin, marami ang hindi aware na nasa kaaway na sila. Ako noon, nung pupunta kami sa Kamiing, ay nasa highway kami, biglang bumigat yung tricycle. Yung pala, plat na ako sa side wheel. Pero hindi ko pinansin. Talagang tuloy pa rin. Mabigat ang lakas ng kabig. Talagang nilabanan ko. Sabi ko, anong kaya yun? Siguro mabigat yung sakay ko kasi may sakay pa akong isa na elder. So tatlo na kami sa tricycle. So sabi ko, inisip ko na lang mabigat. Pero talagang masakit sa kamay. And nung pagtigil, yung pala ay flat na. Ayan. So marami ang hindi nakaka-recognize sa atin na may flat na pala tayo. Ini-ignore pa natin.
O marami ang nadaya na ni Satanas, nadakip na ng kaaway, ini-ignore pa. Hindi dapat ganun ang gawin natin, mga kapatid, kundi lumapit na agad tayo sa ating Panginoong Diyos. Siya sa atin na agad natin ang ating pumbuhay. Ngunit naging laruan ng kaaway ang marami. Yan ang nangyari. No? Hindi tayo aware. Dahil kapag dumating ang tukso, hindi sila nagpapahinga kay Jesus. Sa halip ay nag-aalala sa sarili nila sa labas ng kanyang mga bisig. At sa kabalisahan ay nawala ang lahat nilang pananampalataya at tapang. Yan ang napakatindi. Naging laruan tayo ng kaaway. O, kunyari, sasamba-samba ka ngayon, nananalangin ka ngayon, nananampalataya ka ngayon. Pero pag dumating yung tukso, madali naman pala tayong matitibag. Madali naman pala tayong makukuha ng kaaway. So kinakailangan talagang aware tayo lagi, no? Handa tayo lagi. Kailangan talagang pinag-iingatan natin lagi yan. Kasi baka isang tukso lang, isang paninil lang ng kaaway, bumigay agad tayo. Oh, yun ang mahirap doon. Pakunwari pa tayong samba-samba, pray-pray, kanta-kanta. Pero isang click lang pala tayo ng kaaway, eh makukuha na niya na agad tayo. Nabarabi na napapaglaruan tayo, mga kapatid. So kinakailangan nagiging matatag tayo bawat araw. Check natin lagi ang ating puso't ang ating pananampalataya. Hindi nila naalala na si Jesus ay tumulong sa kanila mula sa kahirapan ng nakalipas, na ang kanyang biyaya ay sapat para sa araw-araw na pagsubok at makakatulong siya sa kasalukuyang bagabag. Ano daw po, mga kapatid? Yung araw-araw na pagsubok ay malulusutan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Sapat ang biyaya ng Panginoon para tayo ay makalagpas sa mga pagsubok, paghihirap sa buhay na ito. So kinakailangan lang maalala si Jesus na siyang tumulong sa atin noong nakalipas, siya rin tutulong sa atin sa panahon natin ngayon. Yan, yan ang pinakamagandang magandang madagdagan natin. Nagkakamali tayo sa ating maliliit at araw-araw na kahirapan. At inahayaan silang inisin at galitin tayo habang bumabagsak tayo sa ilalim nila at sa gayon ay gumagawa ng ikatitisod para sa kanilang sarili at sa iba. Mabuti kung ikaw lang yung matitisod. Eh kung mandamay ka pa. So kinakailangan na talagang ano eh. Eh isa kahit sa sasakyan. Diba? Kahit sa pagtakbo sa highway. Kung hindi mo na-check mabuti yung gulong mo at ikaw ay na-disgrasya dyan. Mabuti kung ikaw lang ang madidisgrasya. Eh kung bumunggo ka pa. Eh kung bumunggo ka pa at may nadamay pa dahil sa kapabayaan mo. So ganun din sa ating pananampalataya, mga kapatid. Eh mabuti kung ikaw lang yung matitisod. Eh kung madamay mo pa pamilya mo. Madami mo pa yung ibang mga tao na matisod at mawala sa pananampalataya. So kinakailangan, mga kapatid, alisto tayo lagi. Lagi natin chinecheck ang ating pananampalataya. Kamusta na ba tayo sa Panginoon? Kamusta na ba yung ating puso't isipan? Ano ba? Galit ka ba ngayon? Naiinis ka ba ngayon? Nagtatampo ka ba ngayon? Meron ka bang iniisip ngayon sa iyong kapwa? Ayan ay dapat natin chinecheck sa ating puso't isipan. Kamusta yung buhay pananampalataya natin ngayon? Baka ngayon nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapatid, sa elder o sa pastor. Baka ngayon ay may pagtatampo ka sa mga isa sa mga kapatid sa church. Titignan natin. Baka mamaya matisod ka at makatisod ka rin ng iba. So kinakailangan check natin yan. At ang focus natin sa biyaya at sa biyaya ng ating Panginoon. Ngunit ang mga pagpapalang may pinakamalaking halaga ay sabi dito, magiging resulta ng katatagan ng pagtitiis sa araw-araw na panggagalit sapagkat kailangan natin magkaroon ng lakas para pasanin ang mas malaking mga hirap. Yan. So ano po ang dapat natin gawin? Kailangan natin ng dagdag lakas. Kailangan natin dagdag lakas, mga kapatid. Bakit kailangan natin na magpalakas ng pananampalataya ngayon, sabi sa Ephesians 6:10, para maging malakas tayo at makayanan natin ang susunod na hirap ng mga pasanin. Sa ganoon ay meron naman din kapahingahan sa Panginoon. Meron din naman kapayapaan sa Panginoon. Hindi naman yan panghabang buhay. Pagdating ng Panginoon, wala rin naman na yan. Pero bawat araw talaga, habang hindi pa dumarating ang Panginoon, yung hirap ay dumaragdag na dumaragdag. E di ba sabi ng ating Panginoon, no, na sabi sa Matthew 24, mangyayari ang mga ito, mga digmaan, mga salot, pero hindi pa ito ang wakas. Ibig sabihin ko mahirap sa panahon natin ngayon, may mas darating pang mas mahirap. So kinakailangan
na paggandaan natin yun. Kailangan ngayon ay maging malakas tayo. Yan. Kung kayo po ay tumatakbo, oh, yung pong pagtakbo na 2 minutes run, 1 minute walk, kung kayo po ay pamilyar dyan, kung gusto nyo, kung kaya, kung makakayanan nyo ang 4 minutes run, oh, at saka 1 minute walk, para magawa nyo yun, kailangan mo nang magpalakas kayo ngayon. O, sa 2 minutes, 1 minute walk na yan. Yan. Ibig sabihin, para mag-level up ka ng lakas, kailangan mo muna maging matatag sa sitwasyon mo ngayon. Kailangan mo muna palakasin ang iyong katawan. Kailangan mo muna mabit ang task ngayon bago mo makasunod ka sa isang sa ikalawang baitang. So ibig sabihin mga kapatid, bawat araw kailangan may ano tayo. Alam ng Panginoon kung nag-a-upgrade tayo ng pananampalataya. Natalam ng Panginoon kung hanggang saan ang lakas po natin. Kailangan lang talaga natin na maging mahigpit sa paghawak sa ating Panginoon at manampalataya sa kanyang biyaya. Dahil ang biyaya na ang ating Panginoong Jesus ay sapat sa lahat ng mga pagsubok na darating sa ating pong mga buhay. Ipipilit sa atin ni Satanas ang pinakamatinding mga tukso at dapat tayong matutong lumapit sa Diyos sa anuman at sa lahat ng kagipitan. Yan. Ano daw po ang dapat nating gawin? Ano daw ang dapat nating matutunan? Lumapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan alamin, ano ba mga matitinding mga tukso ng kaaway? Ang kailangan natin matutunan, matutong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kung matutunan mo at maintindihan mo kung ano yung mga matitinding panunuksos ni Satanas, hindi ka naman marunong na lumapit sa Panginoon. Wala rin. Kailangan na matutunan nating lumapit sa ating pong tagapangligtas, mga kapatid. No? Sinasabi nating tayo ay may Kristiyano ng Biblia at hindi tayo iniwan sa kadiliman para humakbang patuloy sa kawalang kasiguruhan. Dapat nating malaman kung saan tayo patungo. Yan, mga kapatid. No? Ang Biblia ang ating pong guide. Salita po ito ng ating Panginoong Diyos. Bago ka palang umalis, alam mo na kung saan ka na patutungo. Yan, ano? Noong kami papunta sa CLC kahapon, ay yung si Pastor Salarza ay nag-drive pabalik papuntang ano? Papuntang Talavera. Yung pala, shortcut siya. Yan, papuntang Calix. Yun pala yun, ano? Kaya pala siya doon dumaan. Kasi papunta siya sa Calix. Magka-Calix ka. O magsisilex. Dapat kasi bago ka umalis, alam mo yung patutunguhan mo. So yun, si Pastor Salasa, alam niya yung patutunguhan. Alam niya kung saan yung daan na mas mabilis. Yan po mga kapatid. No? Parang hindi ka nawiwidang ngayon eh, mayroong mga ways yan. May mga ways na i-check mo muna kung saan ka dadaan, ano ang mga points bago ka tumakbo. Alam mo na kung saan ka pupunta para hindi ka maliligaw. So ang banal na kasulatan ay ganun ang ginagawa. Yan po ang ating spiritual GPS. Yan. No? Binibigyan niya na tayo ng mapa kung ano ang mangyayari sa huling kapanahunan at ano ang kinakailangan mong gawin sa bawat araw ng iyong buhay para matagpos mo ang bawat araw na puno ng mga pagsubok. Sa tulong ng Panginoon, hindi tayo mawawala agad. Hindi tayo mawawala basta-basta at magiging stick tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi maaaring nasa kadiliman tayo kung sumusunod tayo kay Kristo bilang ating tagapanguna. Sapagkat kanyang sinabi sa John 8:12, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Totoo po yun mga kapatid. Ang sumusunod kay Jesus, ang nakafocus sa ating Panginoong Jesus, kailanman ay hindi makakaranas ng kadiliman sa buhay, kundi magkakaroon ng kaliwanagan. Totoo yan. No? Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Tayo ay magiging matatag sa Panginoon. O, ibig sabihin, mga kapatid, no? Makakaasa tayo na ang Panginoon ang kaagapay natin. Hindi tayo mawawala sa pananampalataya sa Panginoon kung tayo ay nasunod lamang ng tunay sa ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagsimba-simba. E simba-simba ka, hindi ka naman nananampalataya sa Panginoon, wala rin. E kahit si Satanas nagsisimba, pero hindi nananampalataya sa Panginoon, anong ginagawa ni Satanas? Tuksohin, ligaligin ang mga nananampalataya sa Panginoong Diyos sa loob ng simbahan. Maaring mag-isip ka dyan ng masama.
Maari kang magtampo, maari kang makaramdam ng kung ano. Oh, pero ang kailangan natin mga kapatid, no, ang pananampalataya sa biyaya ng ating pong Panginoon. Review and Herald, May 19, 1891. Kapag ang daan ay parang napapaligiran ng kahirapan, anong dapat gawin? At natatakpan ng ulap ng kadiliman, dapat tayong maniwalang may liwanag sa unahan. Ba, parang awit yan ah. At hindi lilingon sa kanan o sa kaliwa, salip ay magpatuloy sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at mga tukso. Yan. Mga kapatid, no? Naalala ko na kapag ikay nasa kadiliman, ang una kong hinahanap kapag brownout, yung liwanag kung nasaan. Kahit nasa madilim ka, kahit sa kuweba, no? Sobrang dilim ng kapaligiran. Pero kung merong isang liwanag dyan, kahit tuldok, sundan mo yun. Nandoon ang liwanag papalabas. Nandoon ang papalabas. Nandoon ang mas malaking liwanag. Kaya po kung nakakaranas tayo ng maraming kahirapan sa panahon natin ngayon, ang lagi nating pagpupukusan ay ang ating Panginoon. Kahit na hindi mo na maintindihan bakit nangyayari ito sa iyo, kahit na hindi mo na maintindihan, kahit na parang wala ka ng lusot, pero may lusot pa rin ang Panginoon, ang kaagapay natin, lagi nating iisipin, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos, manalig lamang tayo sa Kanya. Huwag tayong mapanghihinaan ng loob, no? Umapit lagi tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Magpalakas sa Panginoon ngayon pa lang. Ayan. Magpalakas sa Panginoon. Mag-ipon na ng kalakasan. Ayan. Ano, patibayin ang muscle ng pananampalataya. Patibayin ang mga bisig, ang mga paa, ang mga baywang ng pananampalataya, mga kapatid. Para pag dumating ang mabigat na hamon ng buhay, kaya natin buhatin yan sa biyaya at tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Pero ngayon, kung magpapabanjing-banjing ka sa pananampalataya at wala kang gagawin, eh, diyan ka na lang at hindi mo kakayanin yung malakas at malaking mga pagsubok ng buhay. So, kinakailangan, natutunan ko dito, mga kapatid, sa ating devotional, i-assess natin ang ating pananampalataya. Nasa ang yugto na ba tayo ng pananampalataya? Tulungan nawa tayo ng ating pong Panginoong Diyos. So maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Happy midweek po sa inyo pong lahat. Kung di ako nagkaka-midweek na, no, kasi kahapon ay Tuesday. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at ngayon ay tayo ay mananalangin. Isama natin sa panalangin ang papalapit na pangangaral din sa iba't ibang lugar at ngayon din po yung tanging pag-asa po natin, no, nawa ay makinig po tayo. Matuto tayo sa salita ng ating pong Panginoon at ipanalangin natin yung tagapakinig ng mga tanging pag-asa na ating pong mga kaibigan. So ngayon ay mananalangin tayo sa pangungunan ni Brother Melvin Villasano pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amen mga kapatid. Salamat po Pastor. Salamat din sa magandang awit niya. Ano po. At siyempre, be strong in the Lord. Yan ang ating lesson ngayong umaga, be strong in the Lord, ano po. Talaga naman na sa paglalakbay natin talagang madilim, ano, madilim sa daanan, dapat tayo may mapa. Kahit na tayo magta-travel, ano, kailangan may mapa o kaya may GPS. Kasi pagka sinunod natin sarili natin kaalaman, alam ko yung daan, alam ko yung daan, di ako maliligaw. Eh, hindi mo alam, meron palang sirang kalsada o may matinding traffic sa daanan, madidelay ka, di ba? So, pag may GPS ka, kita na agad dyan. I-reroute ka sa ibang daan na maluwag. So, importante may GPS. Ganon din sa ating buhay. Ano po? Ang ating GPS ay si Jesus. Kailangan wag tayo magtiwala sa sarili natin. Kaalaman, dahil maliligaw at maliligaw tayo, hindi tayo makakarating sa ating patutunguhan ng tamang oras. Bandang huli, ganon din. Pagka failure na tayo, babalik na naman tayo sa GPS kay Jesus. At makakarating pa rin tayo pero huli na. Sana wag naman mahuli na. Ano po, kawawa naman pag huli na tayo. Nasa huli ang pagsisisi, sabi nga. Ano. So yan, sundan ng liwanag sa madilim na agos ng buhay. Walang iba kundi si Jesus. Yeah. Salamat sa lesson ngayong umaga na ito. Ano po. At sabi nga, iahayag natin yung
mga kagamitan na ginagamit ni Satan. Ano? Kaya dapat bantayan natin sarili natin. Ang si Satan ay patuloy na nambubuliglig sa ating buhay. Sabi ni Ate Revy, good morning po. Pakisama muli ang aking pamangkin na si Jinjin sa prayer. Gumanda na sana ang kanyang kalagayan para makalabas na sa ICU. Sige po, si Jinjin. Sister Rose Cruz Encarnado, maganda at mapagpalang maga po sa bawat isa. Glory to God. Salamat po sa pagmamahal at pag-iingat sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya. In Jesus' name. Salamat ni Sister Rose. Si Brother Derek, pakisama din po sa panalangin ng aking pinsan na si Risa Enriquez. May stage 3. Nakawawa naman si Risa. Sana hipuin po siya ng Panginoon at pagalingin ang kanyang karamdaman. Sama natin si Risa Enriquez. Pasalamat sa araw-araw na patuloy na Panginoon, ng Panginoon at pagbibigay ng mga pagpapala, panalangin rin para sa lahat na may mga karamdaman. Let's pray po mga kapatid, na nasama natin ang ating mga sarili. Sama-sama tayong magdalanginan na nakapagitna sa atin ng ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa umaga na ito na muli nyo kaming sinamahan na makapakinig ng isang lesson, napakahalagang lesson na kung saan patungkol sa aming paglalakbay, na kung saan kami ay sa aming paglalakbay nandyan ang mga bakubakong daan, nandyan ang kaaway na bumibiliglig sa aming buhay, na kung saan anytime pwedeng umatake sa amin, na kung saan maaari kaming maligaw sa aming paglalakbay sa anumang sandali, anumang oras. Dalangin po namin na bantay namin ang aming mga sarili, na huwag nawa kaming mamuhay ng sarili naming kaalaman, sapagkat kami madaling masisilo ng kaaway. Naway gamitin namin ang GPS upang hindi kami maligaw. Walang iba kundi kayo po bilang aming personal at tagapagligtas. Napatuloy nawa kayong kami na manatili sa inyo at patuloy na sundan ang inyong mga aral, mga gabay at patnubay upang sa aming paglalakbay na ito kami ay makarating ng tamang oras sa aming patutunguhan, hindi maligaw ng landas. At dalangin namin na patuloy namin bantayin ang aming mga sarili, pagkat may mga panahon na kala namin kami ay sige ang pagsamba, sige ang pananalangin, ngunit kami pala ay isa ng makasalanan. Kami pala ay hindi na namin napapantay na aming sarili. Kami pala ay nagkukunyari na lamang. Kaya patawad po Ama kung kami ay paminsan-minsan o mas madalas na kami ay hindi namin napapantay na aming mga sarili. Ngunit dalangin namin ito sa inyo Ama, na kami ay bigyan po ng karunungan, malawak na kaisipan, maliwanag na paningin. Makita namin hindi lamang ang aming nasa paligid, kundi ang aming sarili, sariling pagkakamali. Maraming salamat sa mga gabay at patnubay. Amin pong naramdaman ng inyong pagmamahal. Pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin patuloy si Jinjin, na isa pa rin ay nasa ICU. Palakasin nawa ang kanyang resistensya. Ipuin siya na inyong mapagpagaling na kamay, na palakas-alakasan ang aming dalangin sa kanya sa bawat araw kung siya ay makalabas na sa ICU at patuloy na makapagpagaling sa kanilang bahay at sa kanilang at makita niya na kayo ang dakilang Diyos na manggagamot, nagpagaling sa kanya at nagbigay ng masagana at malusog na buhay. Pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin si Risa Enriquez, na siya po ay may malughang kalagayan, siya ay may malughang karamdaman. Ipuin po siya na inyong mga pagpagaling na kamay, naway makita niya ang liwanag na nagmumula sa inyo, na kayo ang daming dakilang manggagamot, nang walang imposible, walang sakit na hindi kayang pagalingin, at makilala niya po kayo bilang personal na tagapagligtas. Amin din sinasama sa panalangin ang bawat isa na nagpapasalamat sa mga panibagong buhay at kalakasan na ibinigay niyo sa amin sa umaga nito. At ganyan din ang aming mga dalangin sa inyo na ang aming maghapon ay maging pagpapala upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. At marami kaming mabahagian ng inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang mga nakikinig ng Tanging Pag-asa na Season 7. Nawa ito ay maging pagpapala sa kanila, makita nila ang liwanag at ganyan din sila ay
tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Dalangin din po namin na ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, sa mga nagbabahagi, patuloy magbahagi pa rin ito. At sa mga hindi pa nakakapag-share, patuloy po namin ginadalangin na kami ay maaalala namin na ito'y panuorin. Ito ay i-share sapagkat ito ay napakaraming makikinabang kung ito ay kanilang pakikinggan. Amin din po patuloy na sinasama sa panalangin ang tatay ni Doc Mika na siya po ay may sakit sa mga panahon na ito. Ipuinawa siya ng pagpagaling na kamay at makita niya patuloy ang iyong kabutihan ay pantay-pantay sa bawat isa at ng lahat ay kaya niyang pagalingin, di lamang pang kalusugang karamdaman, ganyan din pang espiritual. Sa amin din sinasama sa panalangin ang mga kapatid na nakakaranas ng mga problema sa buhay, lalo higit ang mga apektado na lindol dahil sa Mindanao, dito rin naman sa gawing Batangas, Cavite, Metro Manila. Ay naway, walang masyadong pinsala na nangyari dito. At kung sakaling mayroon man ang mapahay, sa dalangin namin ang kapatiran ay makarecover ng mabilis, tulungan po sila na kanilang maayos ang kanilang mga nasirang mga kagamitan. Amin din sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na may mga prayer request. Si Baby Shanaya ni Sister Kisses at ni Brother Derek ay patuloy na kalakasan ng aming nilalapit po sa inyo para sa kanya. Malakas na resistensya upang siya hindi na magpabalik-balik sa ospital at makilala niya kayo na kanyang dakilang gagamot at lahat ng kanyang personal at tagapagligtas hanggang sa kanyang paglaki. Amin din sinasama sa panalangin Sister Wendy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman at kaintin ng ang mama ni Pastor na nasa kahinta na patuloy pa rin nagpapalakas at ang mga kapatid na naghihintay ng kanilang baby, sina Brother James, Brother Kevin, sina Pastor Nelvin at ang iba pa na hindi namin nabanggit. Si Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, again din si Sister Jody sa nalapit niyang panganak. Kasama din namin si Sister Nessie Fernandez, ating Sevilla, Irilia Bourbon, Jennifer Eusebio Pascua, si Imelda Eugenio Garcia, Sister Amy Kilantang, Jennifer De La Cruz, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, at Munti Gamboa, Lita at si Dayan, si Sister Pichi na patuloy namang alisin ang pain na kanyang nararamdaman, at si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, at Kuya Mike Pablo at patuloy na kalakasan igawan sa kanila sa bawat araw. Kasama na rin namin si Sister Rose Chris Encarnado at ang kanyang family at Renato Santos, Romanic Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Kabasog, Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina D. Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito ay aming patuloy na sinasama sa inyo sa panalangin na sila ay may mga karamdaman, ang iba ay malubha, ang iba ay nagpapalakas, ang iba ay nagpapagaling, pero ang lahat ay patuloy po nagtitiwala po sa inyo. Kasama po namin na kayo ang aming mapagmahal na Ama na Diyos na buhay na riyan sa langit na bayan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ipagkaloob nawa ito ayon sa inyong mga plano at kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus name we pray. Amen. 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 Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat. Good morning sa lahat na patuloy na sumusubaybayan. Nawa tayo na bless sa umaga na ito. At lagi nating tandaan na ating bantayan ang ating mga sarili. Baka naman akala natin ay nasa safe side tayo. Akala natin kasunusunta natin ng GPS. Ano, napakaganda, no? Nung pala tayo naliligaw na at nasisilaw sa ating sariling ambisyon, sa ating sariling mga pangarap, sa ating sariling mga kaalaman. Ayan, ano? Kaya sumayin lang pa yung kaunti ang kaalaman. Ano? Hindi, kakunti rin ang pagkakasala. Pagkira sobrang talino, sobrang dami rin ang kasalanan. Ano po? At nawawala ng tiwala sa Panginoon. So ayan, good morning sa lahat. Ate Revy, Ate Bebe, Nanay Narisa, Nanay Fina, Brother Derek, Sister Rose, Sister Dang de la Cruz, Kuya Melchor, Kuya Narsing, ayan, laging nandiyan yan present, always, everyday, Kuya Monching, at sino pa, sa lahat, nabanggit ko naman na lahat. Wala bang naligaw dito?
Wala ka ngayon, pero mamaya meron. Dito pa si Astrero, nakita ko dito sa notification. And hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan. Patuloy tayong mabless sa bawat umaga. At tayo patuloy na ma-remind pagkat tayo makakalimutin. Patuloy tayong mabless sa bawat umaga. Ayan si Ate Mitch, nandiyan si Ate Mitch, Ate Resbeb. At sino pa? Ay, ating mga kapatiran. Salamat din po Nanay Nerissa. At siyempre salamat Pastor ano po. God bless po sa lahat.